Yo, what's up sa inyo mga Solid One Love? Kamusta naman kayo dyan? Tayo eto, safe lang mga ka-One Love. So, andito tayo ngayon. Samahan nyo ako para mag-posto mga ka-One Love ng Air Force One. Gagawin natin siyang MSTR 6 Colors Colorway. Wow! So, yun mga ka-One Love, dahil nga ang dami ko nakita nagko-custom na puro mga Jordan Colorway. So, ito maiba lang mga ka-One Love. Maging unique lang tayo. At ito mga ka-One Love, hindi siya copyright dahil mga ka-One Love, nagpaalam ako sa mismong may-ari ng MSTR Clothing Master mga ka-One Love. Ito, gagawin natin siyang 6 colors at i-demo ko na rin paano gamitin itong premium shoe cleaner natin at premium sole whitening. Yan, so simulan natin mga ka-One Love. So kailangan natin ng fiber towel, itong shoe brush, may buhok, at syempre clear water mga ka-One Love. Itong tubig niya to, kailangan mineral siya. Chok lang, charot. Ito yung unang-unang custom na ilalabas natin. So, ito yung kinalabasan niya mga ka-One Love. Ayan, wow! Kita niyo ba yan? Ayang 6 colors na yan. Ayan. So, totally mga ka-One Love, kulang pa siya na mismong pangalan dito. Dahil nga hindi ko maasikaso. Dahil sobrang dami kong ginagawa. Hindi ko na siya nalagyan, pero soon nalagyan ko siya. So, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko siya na-custom ng ganong colorway. So, eto. Nabili ko siya sa may Solid Secret Shop natin sa may Nagarod Pulan Lupa Dos, worth is 600 pesos. Itong Air Force One Triple White na low cut mga ka-One Love. Medyo madumi nga lang siya nung nabili ko. At syempre, hindi mawawala. Kayang-kaya ng premium sole whitening natin yan at etong premium shoe cleaner natin mga ka-One Love. So, start na tayo. Let's go! Matanggalan ng sintas. Ayan na siya mga ka-One Love. So, medyo madumi nga talaga. Madumi. Ayan. So, kailangan natin eto at etong brush. So, isasaw-saw lang natin tong shoe brush dito sa may tubig na may halong premium shoe cleaner natin. At syempre, simulan na natin to. Ayan. At wag na wag nyo kalimutang gumamit ng shoe tree para umumbok yung mismong unahan niya. So dip mo lang siya. At yun na nga mga ka-One Love, eto na siya, tapos na. Ang linis niya at ang puti niya na. At pagkatapos nito, ayan, sobrang basa. Gagamit tayo, pagkatapos natin siya brushan, gagamit tayo ng towel. Kahit anong towel na provide ninyo mga ka-One Love, pero kasi akong ginagamit kong etong towel na fiber mga ka-One Love, para sipsipin talaga yung mga basa-basa niya. At take note mga ka-One Love, hindi mo na siya kailangan pang banlawan ng mga tubig, hindi na, talagang punas lang siya. Pagkatapos mo brush, punas lang siya. At eto na siya mga ka-One Love. Ayan. Wow! Kung nakita nyo yung kanina na madumi, eto na siya pagkatapos natin gamitin etong premium shoe cleaner natin. At after nito, syempre, para malinis din sintas, ibabad natin siya rito. Para naglalaba ka lang sa bahay, ganun lang. Ganun lang kadali. After naman nito mga ka-One Love, eto, punas lang din siya. At eto na siya. Ayan. Ang puti niya na mga ka-One Love, oh. Lumalang ilaw. Ito siya mga ka-One Love, maputi niya na. So, after natin siya gamitan ng premium shoe cleaner natin, so yung mga midsole niyo mga ka-One Love, yung mga naninilaw, ito medyo madilaw pa siya, hindi katulad na itong isa mga ka-One Love. Ito, ayan, sobrang puti niya. So, gagamit tayo mga ka-One Love ng premium sole whitening para sa mga naninilaw na midsole. Kahit anong midsole pa yung naninilaw, ito mga ka-One Love, medyo mataas ang volume niya, pahiran na natin siya. Gagawin pa lang natin siyang bago ulit. Parang brand new. Kailangan natin mag-provide ng lagayan. Kahit anong lagayan mga ka-One Love, kasi bawal siya mahawakan at madampi sa balat dahil nakasunog to. So, kailangan natin nito
etong lagayan, etong premium sole whitening natin at ang paintbrush. After natin maglagay ng premium sole whitening, mga Kawan Love, ipahid lang natin siya sa mga madidilaw na midsole tulad nitong Air Force 1 na to na low cut, at lagyan muna natin siya ng shoe tree. Ito mga Kawan Love, kung wala kayong paintbrush na katulad nito, pwede kayo gumamit ng mga toothbrush or anuman, basta wag lang kamay. At take note sa mga batang gustong gumaya na ito, mag-gloves kayo, yan, o kaya magpatulong kayo sa mga matanda na, I mean yung mga kuya nyo, ate nyo, para iwas kayo sa masunugan sa balat, kasi yung iba na ito, pag yan dumampi rito at mainitan, wala, masunog yung balat ninyo. After natin siya malagyan ng premium sole whitening, mga Kawan Love, so kailangan natin ng plastic or plastic wrap. Ito yung ginagamit natin, mga Kawan Love. Kung wala kayong plastic wrap, pwede kayo gumamit ng plastic labo na pwede nyo pantapal dito para maluto siya, ma-observe niya, matanggal yung mga dilaw-dilaw, yung mga yellowish na mga sapatos ninyo. Ayan. After nyo siya ma-applyan ng premium sole whitening natin, mga Kawan Love, so kailangan natin siya ibilad sa araw in 1 hour, ayun mga Kawan Love, bago mo ma-achieve yung puti na gusto mo. Ayan, ito na siya, mga Kawan Love. So dahil wala pang araw, dahil walang araw, mga Kawan Love, medyo makulimlim, meron ako ritong indoor, dalawa yung mga Kawan Love, nag UV light indoor ako, pwede nyo rin ibilad sa araw pag low budget. Ang ginagawa ko kasi indoor ako, UV light ginagamit natin para talagang good na good talaga yung pagko-custom natin. So, let's go. Woo! Ito mga Kawan Love, yung ginagamit natin na indoor pag ilaba, magmamadali, kasi hindi naman lahat ng oras is may araw, mainit sa labas. So, nag-provide talaga ako nito para pang sa mga yellowish at para dito talaga sa para sa premium sole whitening din natin, mga Kawan Love. Yan. So, kailangan meron siyang dalawang ilaw, eto, na UV light, mga Kawan Love, ultraviolet. So nabili ko siya sa may Lazada. So, provide ko lang din, ginawan ko siya ng wire, saksakan, lahat yan provide. Ito lang yung nabili ko talaga, kasi ang hirap niya maghanap sa mga hardware, sa mga mall, ang hirap maghanap. Nakasiguro nakasampung mall ako para makahanap. Yun, napilitan ako mag-order talaga sa Lazada. So kailangan natin siyang isaksak. At yung nasaksakan natin siya, mga Kawan Love, so eto na siya. Ayan. Tignan niyo. Ganda, no? Pag madilim siya, tignan niyo, mga Kawan Love, pag madilim. Tignan niyo pag madilim, ha? Eto siya, mga Kawan Love, nakikita niyo ba ako? Eto siya, ayan. Yeah, tignan mo. Lahat ng puti kita. Ayan. Tulad nito. Ayan, no? Tignan niyo. May kita mo siya. Sobrang liwanag. So, lagay na natin siya. At eto na siya, mga Kawan Love. Ayan. So, waiting kayo mga 1 hour and 30 minutes. Babalik ako. Let's go. 1 hour later. At after 1 hour and 30 minutes, mga Kawan Love, eto na siya. Ayan. So, pupunasan ko na lang siya o babrushin para matanggal yung premium sole whitening natin bago natin siya kulayan at i-blower muna natin. Let's go. At ayun na, mga Kawan Love, tapos yung ginawa natin session dito sa Air Force 1 Low na triple white premium shoe cleaner at premium sole whitening, mga Kawan Love. So eto na siya. Ayan. Wow! So re-repaint na natin siya. Kukustom na natin ng 6 colors MSTR. Ayan, mga Kawan Love. So bago lahat, hitgan ko muna siya para medyo matuyo-tuyo.
Ulitin ko, mga kawanlab, ah. Nabura kasi yung video niya. Lagyan mo siya ng kunting tubig, mga kawanlab. Yan, ulitin ko ulit ito, ah. Lagyan mo siya ng tubig, mga ganito karami. 1/4, mga 1/4 karami lang, mga kawanlab. At lalagyan mo siya ng premium shoe cleaner natin ng 3 patak or 2 patak. Pindot, mga kawanlab, ah. Pindot, 3 pindot or 2 pindot. Hanggang yung kulay ng tubig nag-iba na kasi sobrang bula niya. So, ayun na nga. At ang mga kulay na gagamitin natin, mga kawanlab, etong kikaw, ayan, mga kikaw paint, mga kawanlab. Itong kulay na to, lahat yan, mga pang leather. Eto, hindi siya provide kasi walang mustard color ang kikaw paint, mga kawanlab. Ang ginawa ko, naghalo ako ng yellow at blue para makuha yung color niya na mustard. At etong gold para sa mga logo niya ng Nike Air. So, ito. Birol natin. Siyempre, kailangan din natin ng paintbrush. Ang ginamit kong paintbrush is 4 siya, mga kawanlab, para hindi maghalo-halo ng kulay. Ayan.